Topic po natin na minsan napapansin nyo ba namamanhid yung mukha nyo? Di ba? Parang namamanhid, kumakapal, kinakabhan tayo. Okay? Marami sa inyo hindi rin makapacheck up sa doktor. Mahal, di ba? Pero syempre, maganda magpacheck up. Pero at least explain ko na ano yung 7 common causes para malaman bakit namamanhid yung mukha nyo. Delikado ba o baka hindi naman delikado? Minsan, pag namamanhid yung mukha, titingnan mo, meron pa bang kasamang ibang senyales? Mas lubog ba yung mukha? Diba? Nangihina rin ba yung kamay? Ninenervyos pa? Tingnan din yung namamanhid. May sugat ba yung bibig sa gums? May rashes ba lumalabas? Oh, yan po yung other symptoms na importante. Ito yung 7 common causes. Number 1, pwedeng may nerve damage. Tawag dito, trigeminal neuralgia. Minsan nasisira yung nerve eh. For some reason, cause is unknown. Tapos sobrang sakit. Yan po, may nerve kasi yan. No? So ang feeling nila, namamanhid, masakit, parang shooting pain. Dahil nerve, parang kinukuryente ang feeling nila. Parang na-electrical shock. Okay? So, paiba-iba itong mga episodes na to at merong mga gamot na makakatulong dito. Papatingin tayo sa neurologist. Ang explanation kasi dito sa trigeminal neuralgia, minsan, ayan yung nerve natin, di ba? Minsan, nandyan din yung artery natin. Yung artery, yung nagdadala ng dugo. So, yung artery kasi natin pumupulso eh. Nagpa-pulsate siya. So, pag yung artery lumapat, tumama dito, lagi siya natatamaan ng pagpulso ng puso natin. Naiirita siya. Pag nairita yung nerve, sumasakit siya. Yun ang problema doon. Number 2, pwedeng migraine. Okay? Pag namamanhid na yung mukha, parang aura ang tawag dyan. Eh. Bago dumating ang migraine, ibang tao may nakikitang spark-spark, iba pakiramdam, diba? O yung iba namamanhid yung sa mukha. So, pwedeng migraine yan, lalo na kung stress, puyat kayo. At migraine, usually masakit yung ulo. Ang headache ng migraine, kadalasan one side lang, kaliwa o kanan lang. So, pag kaliwang ulo ang masakit, ang pwedeng mamanhid dito rin sa kaliwang part ng mukha. Minsan, bukod sa pamamanhid, nanghihina din. O may weakness din, pero temporary weakness din ng isang mukha o isang part ng body pag may migraine. Parang nag-i-spasm kasi minsan yung mga ugat natin. So, migraine, may gamot ibibigay neurologist pag aatake na, may iniinom ka. Or, syempre, yung home remedy natin, pwede magpa-massage, pwedeng cold pack, di ba? Madilim lang ang lugar, tahimik, ipahinga mo lang siya, okay? Tapos uminom lang ng mga vitamins. Minsan, pag-relax lang, nababawasan din yung sakit sa migraine. Tulog nyo kung kaya itulog. Tsaka ayaw nila naiingayan. Merong mga ibang tao, nagtitrigger ang pagkain. Eh. So, depende po. Check nyo saan ba kayo may allergy. Kung meron kayong pagkain na nagtitrigger ng headache ninyo. Number 3, merong sakit. Ito po, medyo seryosong sakit. Multiple sclerosis or MS. Para siyang autoimmune disease, yung immune system ng katawan, yung panlaban natin, inaatake yung nerve fibers natin. Okay, hindi maganda. Pag inatake yung nerve fibers dito sa spinal cord, eh pwedeng mamanhid. Oh, mamamanhid yung mukha, yung kamay, yung paa. Minsan, parang wala nang pakiramdam. Kaya pag MS, medyo serious to. Tinitingnan, minsan nakakagat na yung dila nila, hindi pa nila alam o minsan nababayad nila. Number, ito po, kailangan magpacheck agad sa neurologist, ha? Mahirap na sakit to. Number 4, pwede naman yung manhid, nervyos, di ba? Ang manhid ng nervyos dito, manhid dito, pati sa dila, sa bibig, minsan po sa hyperventilation yan, eh, hyperventilation syndrome, pakahinga ng hinga, di ba? Pag ninenervyos ang tao, hinga ng hinga. So, kakahinga, bumababa yung carbon dioxide. Pag bumaba yung carbon dioxide, mamamanhid po ito lahat. Pati kamay, mamamanhid. Tapos makikita mo yung kamay nila, titigas na. Maninigas na. Hindi naman delikado yun. Ang binibigay nga namin doon, brown bag. Eh. Lalagyan mo siya ng brown bag dito para kahit hinga siya ng hinga, nahihinga niya yung carbon dioxide niya.
supot, brown bag. Hindi pwede plastic bag kasi magsasuffocate. So baka nervyos lang, ha? Pwede rin yun, namamanit. Sana yun lang. Pag nervyos, deep breathing exercise. Exercise, lakad-lakad, masahe, maligo, relaxation therapy, chamomile tea, mag-isip lang ng magandang lugar kung nervyos lang ang problema. Number 5, pamamanhid sa mukha. Minsan may tinatawag na shingles or herpes zoster. Pag bata tayo, nagkakaroon tayo ng chicken pox, di ba? Karamihan sa atin nagka-chicken pox. Yung virus na nagbigay sa atin ng chicken pox, nananatili sa katawan. Hindi siya nawawala. Nandiyan lang siya, dormant, nakatago lang. Pag naging mahina ang katawan natin sa edad 40, 50, 60, humina ang katawan natin, yung nakatagong virus ng chicken pox sa katawan natin, sa nerves natin, mag-activate, mabubuhay siya ulit. So pag nabuhay siya ulit, magiging herpes zoster or shingles siya. Pwede lumabas yung rashes, katulad nito sa mata. Oh. Yan, oh. Nakita niyo po to, mata. Meron iba sa leeg, marami sa dibdib. Kala nila heart attack eh, tapos may rash pala. Meron din sa paa. So, 2 days to 3 days bago lumabas itong rashes na to, mamamanhid na yung parting yun. Kaya pag may part sa'yo na namamanhid, let's say sa dibdib o sa mukha, tingnan mo, baka may rashes lumabas. In 2 days, 3 days, up to 5 days. So, mafe-feel mo parang masakit. Hapdi daw masyado to. Sobrang daw sakit. Burning, itching, tingling, numbness. Talagang sobrang sakit. Dahil sa sobrang sakit nitong herpes zoster, meron ng bakuna para sa herpes zoster. Para sa akin, maganda yon. Nababawasan yung komplikasyon. Kasi pag tumama sa mata to, delikado. Baka makabulag pa yan eh. So, nababawasan yung sakit at komplikasyon ng herpes zoster. May vaccine at may gamutan din dito. May antiviral din na binibigay para dito. Tapos, syempre, dun sa mga rashes, pinupunasan, ayan, no, proper rest, aloe vera gel, I'm not sure kung effective, hot cold compress, cold towel, para hindi masyado masakit. Number 6, okay? Pag namanhid ang mukha, ito ang kinakatakot natin. Pwede siyang stroke, tunay na stroke, or transient ischemic attack, TIA. Ito yung mini stroke. Mini stroke, parang may stroke na sana, nagbara na sana yung ugat sa utak, kaya lang sinuwerte, nalusaw yung bara, lumuwag ulit, nakabalik ulit sa normal. Ibig sabihin, ba misang ganon, may barang ugat, may bara, may dugo, nagbara sa artery, pumunta na dito sa utak, namamanhid na isang part ng katawan. Eh tapos dahil bagong dikit pa lang siya, hindi pa siya ganun katigas, nalusaw mag-isa, nawala. Within 24 hours, yung pamamanhid ng kamay, panghihina, naging normal. Transient ischemic attack. Pasalamat tayo dun. Diba? Praise the Lord yun. Kaya lang, yung mga na TIA na nagbara, lumuwag, malaking chance, uulit-ulit. Kaya dapat todo bantay na, may gamot na, pampalabnon ng dugo, iba pa, mga aspirin, clopidogrel, at iba pa. Pag yung bara hindi nawala, tunay na stroke yun. So ano nakikita? Ayan o, pag sa mukha, mamamanhid yung mukha. Lulubog itong sampart. Ayan o, babagsak itong bibig. Pati dito sa nasolabial fold, naka-flat na to. Pag pinatawa mo sila, hindi tatawa to. Hindi to tataas. Ito lang ang tatawa. Pero pag stroke or TIA, pag pinapikit mo naman sila, makakapikit sila. Dalawang mata pipikit. Mahalaga po yun. Dalawang mata pipikit, pero pag pinatawa mo, hindi tataas. Stroke po yun. Pag nawala within 24 hours, mini stroke or TIA, gumaling. Swerte. Pag hindi nawala, full-blown stroke. Ayan o. Minsan, meron din pamamanhid sa mukha, sa kamay, blurred vision, naglalabo, hindi makasalita, nabubulol. Ayan o. Yung balanse, depende kasi kung ano tinamaan sa utak. Kaya meron ako sa pasyente dati, manhid lang dito sa puwet, eh, sa balakang. O kala natin, ano, sciatica, back pain.
Tapos lumabas, mini stroke pala. May mga maliit na stroke, yung tinamaan para dito sa may pigi. So balance, pwede yun pag tinamaan sa cerebellum. Mata, pwede lumabo pag tinamaan banda rito. Nandito kasi nagko-control sa mata, sa may batok. Face, pwede ba manhid. Arm, pag pinataas mo, isa lang tataas, mahina yung isa. Sabihin, yung paa, pwede maghina, either mahina or manhid. Speech, pati yung salita, hindi niya makilala yung mga objects. O kunyari, lapis, pointer, hindi na niya masabi. Time, kailangan dadalhin agad sa ospital within 3 hours kasi may gamot ng pampalusaw. Minsan nalulusaw pa yung bara. And number 7, Bell's palsy. Ang Bell's palsy, facial nerve to ang problema, yun din, no? Parang kamukha ng stroke, di ba? Pero hindi siya pareho sa stroke. Ang Bell's palsy, mas hindi delikado. Okay, Bell's palsy, gumagaling. Bell's palsy, walang problema sa utak. Doon lang mismo, sa nerve lang mismo. And within a few weeks, gagaling na siya. Hindi to delikado, baka. Hindi pa sure anong cause, eh. May virus, na-stress ba yung tao? Ang difference, pag Bell's palsy, ito, parehong lubog ang bibig, pati nasolabial fold. Pag pinatawa mo, hindi rin tatawa. Ang difference, pag pinapikit nyo ang mata. Pag pinapikit ang mata, dalawang mata pumikit, stroke po yun. Pumikit ang mata, pero pag tawa, ayaw tumaas, stroke po yun. Pag pinapikit ang mata ng Bell's palsy, hindi pumipikit, parehong dilat pa rin. Pinapikit mo, ito lang pipikit yung normal. Yung part na mahina, dilat pa rin. Actually, tataas pa nga itong mata niya. Dilat pa rin siya. Yun ang Bell's palsy. Na-paralyze itong buong part. Pag buong isang parte ng mukha, Bell's palsy. Pag ito lang na-paralyze sa baba, sa ilong hanggang sa bibig, stroke po yun. Okay? Kaya sa Bell's palsy, nilalagyan pa nga ng micropore tape to sa gabi para hindi manuyo yung mata. Tapos mayroon mga exercises sa mukha. Minsan binibigyan siya ng steroids, may mga gamot binibigay, tapos may mga exercise for Bell's palsy. Okay? Risk factors for Bell's palsy, pregnant, diabetes, namamana, may infection, na-stress, hindi pa rin ganun ka-sigurado. So nabigay ko na po yung 7 common causes, di ba? Pero meron pa naman iba pa. Merong mga aneurysm, merong mga pinched nerve, baka may naiipit na ugat dito, o baka masakit yung leeg, na-stress, o may problema dito sa cervical spine, kaya namamanhid yung mukha, may ganun din yon. Herniated disc, stress, head injury, ear infection, meron din ear infection. Bagsak ang blood pressure, namamanhid. Bagsak blood pressure, bagsak ang blood sugar, mababa yung calcium. Meron pa isang sakit, yung hypocalcemia, may parathyroid, pwede rin mamanhid. Pero yung mga ibang sinasabi ko, medyo mas rare na yon. Itong top 7 na sinabi ko, pinakamahalaga na kailangan nating bantayan. Sana po nakatulong tong video para makatipid tayo, lalo na kung kinakabahan kayo at namamanhid ang inyong mukha. Salamat po.